era of rapid information exchange, our roles are more intertwined than ever. As public servants, we are our commitment to transparency and accountability remains steadfast. We are tasked not only with governance, but also with ensuring that our actions reflect the trust and expectations of the people we serve. Simultaneously, the media's role as the disseminator of information and as a platform for public discourse is crucial. Your responsibility to report accurately and ethically helps shape public perception and policy direction. This is a powerful tool in shaping our nation's path forward. Ito ang binigyang diin ni Senator Bongo sa naging talumpati niya sa harap ng mga SK officials, youth leaders, mga mamamahayag at iba pang public servants sa kanyang pagdalo sa 2nd Bicol Social Media Summit sa Legazpi City nitong nakalipas na ika-anim ng Hunyo. Ang pagtitipon ay inorganisa ng Chiron Multimedia Production, katuwang ang Presidential Task Force on Media Security sa pamamagitan ng Executive Director nito at Undersecretary Paul Gutierrez at ang Bicol Press Club na pinangunahan ni BPC President Truel Saldico. Sa naturang summit, ipinaliwanag din ni Go na madadagdagan aniya ang gampani ng mga mamamahayag sa patuloy na pag-usbong ng modernong teknolohiya bilang tagapagpalaganap ng tamang impormasyon. Together, let us strive for a dialogue that is not only constructive but also respectful and forward-thinking. Though our roles differ, our ultimate goal is the same: to serve and uplift the lives of every Filipino. This summit is an ideal platform for us to recommit to these goals. Let's use this opportunity to reinforce our collaboration, ensuring that our efforts always align with the best interests of the Filipino people. Ang senador ay isa sa mga mambabatas na nagsusulong ng batas na magbibigay proteksyon at seguridad sa mga mamamahayag upang bigyang pansin ang serbisyo ng mga ito sa lipunan. Sa Senate Bill No. 1183 ni Go, nais nitong bigyang karagdagang binipisyo ang mga media workers sa pamamagitan ng health insurance package, overtime and night differential pay at iba pang binipisyo. Samantala, ibinalita rin ni Go ang isa pang batas na kanyang isinusulong sa Senado na nakakuha ng suporta sa kanyang mga kapwa mambabatas. Ngayon po, with this law, proud po akong ibalita sa inyo na nakakuha po ako ng 24-0 na boto nito sa Senado. Walang kumontra. Ito po yung magtatayo po ng mga specialty center sa mga existing DOH hospitals. Taga Zamboanga, Cebu, Tacloban, lalagyan na po ng mga cancer care. Hindi po siya stand-alone, but ilalagay sa mga existing DOH hospital para hindi nyo na kailangan bumiyahe pa ng Maynila sa inyong pagpapagamot. Halimbawa, dito sa Bicol Medical Center, meron kayong existing orthopedic, mental, neonatal. Pagdating ng panahon, lalagyan ng renal care, brain, spine, physical rehab, cancer. Dito naman mismo sa Legazpi, plano rin lagyan ng cardiovascular care, lung care, burn care, geriatric care, cancer care din po. Bukod sa pagdalo ng senador sa ikalawang social media summit sa rehiyon, nagtungo muna ito sa pagtitipo ng mga tricycle operators and drivers association members upang makadaupang palad ang mga miyembro ng TODA batay na rin sa pakikipag-ugnayan sa local government at cooperative development authority. Naging saksi rin ang senador sa inaugurasyon ng New Legazpi Evacuation Center na isang proyekto na kanyang sinuportahan bilang vice chairman ng Senate Committee on Finance. Namahagi ng financial assistance ang senador sa mahigit 2,000 mga miyembro ng Transport Operators and Drivers Association o TODA sa lalawigan ng Albay. Labis naman na pinasalamatan ni Albay Governor Edsel Grex Lagman ang pagdalaw ni Senator Bongo dahil sa maraming mga Albayanong residente ang natulungan sa kanyang mabilis na pagmamalasakit sa mga Albayano. Gladys Romero, BHTV News.